Lahat ng content ko nakasama si Robin, i-delete ko na. Lahat ng content ko nakasama si Robin, i-delete ko na. Mga tropa at kamakailan nga lang, nabalitaan nga natin si Kuya Bagger at si Madam Hampas Lupa ay nagkabati na. So nung previous natin na video, napainggan natin yung sinabi or yung saloobin ni Hadi na yung isang vlogger din ng Chismis content creator, no? Medyo may sama nga ng loob at sabi nga niya ay wag daw silang gawing tanga ni Kuya Mo Bagger. At ngayon naman ay papainggan natin etong saloobin naman neto ni Apoy Palaboy at yung mga iba pa niyang mga alipores, no? So wala naman siyang eksaktong post na nag-feedback siya tungkol nga doon sa pagkakabate ni Madam Hampas Lupa at ni Kuya Bagger. Pero dito sa kanyang previous na live, medyo nagbigay-bigay siya ng detalye. So panoorin lang natin to. Ba't kaya hindi ko mababasa yung comment? Di pa rin tapos mga madam, nandyan pa din si Ma'am Hadi and siya, gugulong pa din ang hustisya. Mag-pray na lang tayo for that matter. Pero yung sa ano na ni Idol, ayan na lang natin. Mag-move on na tayo and let's move to the other project. Nakakapagod kasi ipaglaban yung ayaw lumaban. So napakinggan naman natin yung sinabi na itong kung sino man tong babae na to, no? Sabi niya nakakapagod daw ipaglaban yung tao daw na ayaw lumaban. So meron lang tayong nakalap na balita din. Eto, no, bibigyan ko lang kayo ng konting feedback. Nakakapagod talaga lumaban yung akala mong may tutulong pala pero wala. Later on na lang yung details. Napahugot ka na naman eh. Talaga, totoo yan, madam. Totoo naman. Yung tulong mo ang support na ipaglaba kung sila yung bumitaw, di ba? Ano ba asing support yung sinasabi niyong tulong? Kasi ito ha, base sa nakuha kong source, no, parang moral support lang kasi talaga yung nangyayari eh. Ay. So ito pa, tuloy pa natin. Nakakadamdam din kasi halos ilang gabi akong dinakatulog din. Siyempre, dahil din sa suporta dun sa kay Kuya Bago, di ba? Dapat ko rin lang nakakalukot. Totoo. Sayang yung pagod at saka... Ano yung malungkot? Ako nga na-demonetize sa dami na wala sa akin, hindi ako nalungkot. Sa prinsipyo kasi akong tao, ay totoo. Alam ko yan, nandiyan tayo sa part na yan. That was life. Nakaakyat ba yung guest mo kanina, madam? Nakaakyat? Nakaakyat. Kaya nang sabi ko, ano, parang siguro nga, wag na muna, sabi ko, mag-usap muna kami. Ang problema, nakatulog naman ako. Diba, yung sabi ko sa kanya, may gusto siyang i-open. Sabi ko, wag muna ngayon. Medyo komplikado. Ka ako. Buti na nang di pa natulfo yung madam nyo. Madam nila, hindi ko madam. Madam nila, hindi ko madam. Nagkaroon ka patuloy ng madam, ano? Tuyo nga, hindi ko naman madam yun. Buti na lang yung madam. Madam Aurin. Buti nga, hindi yun na notice ng tulfo. May mga ano dun. Ano ba yun? All of the stories alam namin, kaya lang hindi kami naglalabas. Kasi nga, complicated. Totoo. Meron lahat kami, lahat ng plan, lahat ginawa naman namin. Tumulong naman kami sa ako sa kanya financially all, but financially, support emotionally when that time but, na down siya, nung pinahiya siya sa madlang people. Ako ang nagpahanap sa kanya. Lahat. But the point is sana naman emotionally. Wag mo lang isipin na sinursol ako. Hindi totoo ako. Unang content ko sa kanya, talagang sabi ko, financially tutulong ko siya. Ma'am Hadi, ang tutulong sa'yo, ako tutulong din ako sa'yo, hindi man ganun kalaki for abogado, but isipin mo yung effort na gagawin namin sa'yo. Kaya pinahanap ko siya. Hanggang nung nagkausap kami, ang unang bugad talaga sa akin niya is, gusto niya na demanda. Sabi ko sa kanya, financially, kaya kitang tulungan demanda, I don't know, kasi napaka-busy ko dahil ang pasok ko, kita niyo naman, di ba? Tayo pwedeng mapangod kung pagkataon niya tinakpan. Okay na rin yun, may ano na rin yun, blessing in disguise na rin yun. Kasi kung hindi nangyari yun, hindi tayo maging magkakilala dito. Wala tayo dito ngayon. Kaya nga, di ba? O, para hindi niya na makita yung mga ano niya, mga post niya, mga vlog niya about sa ganyang matters. Block it. Hindi, tsaka i-delete ko na. Simple as that. Nabi ko lang kay Gara. Gara, lahat ng content ko nakasama si Robin, i-delete ko na. Lahat ng content ko nakasama si Robin, i-delete ko na. Para wala na rin communication or whatever. Sinabi ko kayo yun eh. Para hindi rin umkatin ng mga ibang content creator na ganito at lalo pa siya mamaya
mamaya magkaroon din siya ng ano ba yun, emotional stress. I hope na sana maging healthy siya yung pag-iisip niya after that decision or whatever. Yun lang. Sana maging... Kasi nasaktan yung makaramihan sa ginawa, sa nangyari. Surely, there will be something na mangyari na ganyan. And then, of course, magagalit ang taong bayan. Unang nagalit nga sila sa ginawa nung isa sa kanya. And then, now na ganyan nangyari, mas maraming magagalit. Even though yung, totoo lang, publicly naman yung ano eh. Publicly announcing tulong ng ano sa kanya. Ate niya, sa ate niya, hindi ko lalaki nung tako, dapat ang pasasalamat, family nung lalaki, nung ni Robin. Sabi ko, normal po yun, ako nang pahanap, dapat tumulong ako sa kanya. Kaya ngayon, sabi ko nga kay Idol, yung mga humihingi ng tulong, kung kaya naman i-scout, kailangan i-scout. Hindi, matutulong tayo sa mga emergency cases talaga tayo. Oh, yung mga Gusto mo bumayan ng matanggas? Pwede naman. So sa live na to, no, dito na natapos yung usapin nila tungkol kay Kuya Bagger at ang message nga neto ni Apoy Palaboy na sana daw ay maging okay na yung pag-iisip din daw ni Robin at hindi na siya ma-stress ng pagkatapos netong nangyari netong mga nakaraan nga na issue, no. At sabi pa nga neto ni Apoy Palaboy na buburahin na daw niya lahat ng video na merong kinalaman kay Kuya Robin. At narinig naman natin yung mga sinabi ng mga Alipores din yung tatlong to, no. At sana nga daw magkaroon na ng freedom yung mind ni Kuya mo Robin, sabi nga nila. At para dito kay ate, ayun, makakatulog ka na ate kung hindi ka nakakatulog, no. Bakit ba naman hindi ka nakakatulog? Pinagdadasal mo minuto. Pero ayun yan, no? Message din natin kay Kuya mo Robin, sana magkaroon ka na nga rin ng peace of mind na which is ayun din naman yung gusto nito ni Apoy Palaboy na mangyari. At sabi nga niya, buburahin niya na lahat ng video na merong kayong komunikasyon na magkasama kayo sa video kasi ayaw na ni Apoy Palaboy daw ng communication between Robin. Ayan, no? Ayaw na niya. Pero as of now, ang pecha natin ngayon ay September 9. Etong video na to ay lumabas parang mga September 7 ata or 8, hindi ko na maalala. Titignan natin ngayon yung Facebook page nito ni Apoy Palaboy kung burado na nga ba lahat ng mga video na kasama si Kuya Robin. So eto, no, nandito tayo sa Facebook page niya, no. Refresh lang natin, no. Ayun, medyo naka-live sila ngayon, no. Tignan natin yung mga bawat video nito ni Apoy Palaboy, no. Tignan natin kung wala na nga, kung burado na lahat ng mga video. Eto, meron pa. Eto, meron pa, no? At eto yung post siguro ni... Eto yung last post ni ano eh, Kuya Bagger na tungkol dun sa scam eh, na pinost din natin. Pero bakit meron pa rin? Akala ko ba buburahin niya na? Pero tignan pa natin yung mga iba. Scroll pa tayo. Ayun, oh, meron pa rin. Eto pa, another one. At meron pa rin, eto pa rin, Kuya Bagger side. Ayan, no? So, date natin yun, September 9. Alam ko yung video na to, nung nakaraan pa lumabas yun, na sabi nga buburahin. Oops, mag-scroll pa tayo kung meron pa nga. Scroll. Ito, yung hampas lupa. Tingnan pa natin. Scroll pa natin. Dito siguro mga lumang upload na to, no? Hindi pa nito kilala si Kuya mo Robin. Pero, hindi pa nga nabubura ni Apoy Palaboy yung mga video, no? Akala ko ba buburahin, no? At meron nga kasi tayong nasagap na balita na legit source na sabi nga daw ay next video na sasabihin, no? So ayun na nga, no, yung mensahe. Dito na natin siguro tatapusin yung video na to kasi wala nang post din si Apoy Palaboy tungkol dito kay Kuya mo Robin. At minsan pahapyaw na lang dito sa mga live niya na papag-usapan si Kuya mo Robin. So ayun lang, no. Message nga ulitin natin, message ni Apoy Palaboy kay Robin na sana magkaroon siya ng peace of mind. Ayun na nga, at dito na natin tatapusin. Like, share, and subscribe. Bye.